Hello mga kajubero, magandang umaga sa inyo lahat and samahan niyo ako dahil tayo ay babalik sa Binian, Laguna. Okay mga Jibero, so nandito na nga tayo sa Binian, Laguna and grabe, nung galing tayo dito sa Binian, Laguna, hindi tayo masyadong nag-explore ng mga lumang bahay. So ngayong araw, meron tayong isang bahay na pupuntahan. Ito yung Jacinto Francisco Ancestral House. So ito siya mga Jibero. Yan. So bali, nandito tayo mismo sa P. Paternoy Street, dito nga sa poblasyon ng Binian, Laguna. So halika, lapit tayo. May nakalagay Jacinto Francisco House 1911, itinayo ang bahay, ano? Okay. So ito ay isang restaurant mga kajubero, ito yung tinatawag na Casa Victoria. Halika, pasok tayo at i-meet natin yung mga may-ari ng bahay na ito, ano? Yan. Teacher! Magandang umaga! Magandang umaga! Hi, Ma'am Rachel! Welcome! Hello po sa inyo, ma'am. Hello. Grabe, ang ganda pala ng bahay ninyo, ma'am. Come thank you. Po. Oo. Sa aming munting Casa Victoria. Oh, hello po. Ito ay talagang tinitira namin. Dito kami nakatira. Pero ni-utilize ko siya as reservations cafe kasi mahilig ako magluto. I have a specialty cake, a three-generation heirloom recipe chocolate cake. Classic cake siya. Pero dahil nga ang pamilya namin mahilig kumain, magpakain, magluto, tumambay sa kusina, Apo. Sabi ko, why don't I open a restaurant for everybody? Oh, and kailan pa po nagsimula yung restaurant na ito? Inopen ko to last year. In lieu of the birthday ng may-ari ng bahay. Which is? December 23, 2023, ko siya inopen. Si, ito po si Victoria. Victoria Francisco. Francisco. Ang lola ko sa maternal side. Oh. Auntie lola siya. Oh. So, matatawag natin to, ma'am, na ancestral house kasi kayo po ay pang fourth generation. I believe so. I'm the fourth. You're the fourth. Kasi Lolo Cinto, and then Victoria, and then yung mommy ko. And then kayo na po. And dito pa rin kayo nakatira, no? Dati nagsasampagita picture shooting daw dito. Nung edad ko ang mami ko. So, ang bahay ay itinayo 1911. Ano po, Noam? 1907. Natapos ng 1911. Ah, okay. So, sinimulan siya 1907, natapos 1911. Yes. Okay. So, ma'am, turo mo kami sa bahay mo. Sige, pasok po. Pasok tayo. Ang aming dog-friendly house. Oo nga eh. So, kita niyo yung mga machuka tiles nila, oh. Mga original na machuka. Mm-mm. Diba? Hirap nga paputin. Parang ganyan na yata yan kapag ano, masyado ng matagal. Luma. Diba? 1911 ba naman eh. Diba? Kakamarami ng ano to, ah, baha na pinagdaanan. Oo nga ma'am, balita ko nagbabaha daw talaga. Hanggang ito. Hanggang Lamesa ang tubig in the past few years. Oo. Na nagka ano kami. Or climate change na tinatawag. Pwede. Kasi no? Ano naman eh. All around the world, parang, di ba, yung mga places na hindi mo naisip na binabaha na ngayon. Tsaka yung water level ng mundo, I think, tumataas na rin talaga. Oo.
So ito yung ano mo mama no, ito yung restaurant mo, itong pinakababa. Mm-mm, tapos sa taas is more on mga rooms. Yes, yung, so sa kami nag papahinga na. Oh. Iba kala nila ano, hindi kami dito nakatira, pero pero dito pa rin kayo nakatira. Oh. Maganda nga yun, mama, eh, kasi ang dami kasi mga bahay na hindi na tinitirahan talaga ng mga mga caretakers na lang, no. Kasi ang nangyayari, yung mga dating mahilig sa ganitong antik na bahay, yung second, third, fourth, hindi na ito yung hilig kasi nila eh. Mm. Iba na eh. Or yung iba, nag-migrate na sa ibang bansa. Diba? Dito kaya, na yata kami ugatin. Bukod sa ang apelido ng tatay ko ay puno. Puno, nga puno. Dito na kami ugatin. So dito na kayo ugatin. Yeah. Actually, may ugat na. Meron na. Hindi na kayo pwede umalis dito. Hindi na. O, diba? Yung piano ba, ma'am, gumagana pa yun? Naku, sinukuan na nung nagtutunan at nagre-repair. Kasi wala na po talaga. Pagbaka, hindi na talaga namin. Sayang. Mo yung adrenaline rush. Oo. Ng pagbit-bit ng kung ano yung mabibit-bit namin paakyat. We do that. Except ito, siyempre, so parang pag binaha na, dyan na siya. Yes. Oh. So parang ano na lang po pero siya. Pero dito ako nag-aral mag-piano. Talaga? Oh. Anong brand dito, ma'am? Rachals. Rachals from? Oh. MF Rachals. Oh, Rachel pa rin. Rachel pa rin. So wala na talaga? Wala eh. Wala na. Well, meron na. Wala na. Stock na siya eh. Pero lahat kami, dyan kami nag-aral mag-piano. Nice. Lola ko. Kasi yung eldest sister ng Victoria Francisco ay professor ng UP. Opo, opo. Music. Oh, pakilala nyo naman, sir, your father, Rizal. Sister, Rizal. Hello po, sir. Hi. Magandang umaga po sa inyo. Ay, maraming salamat po. Kami ay we-welcome you dito sa inyong malamansyon na bahay. Ay, salamat po. Ayan. Sinong gusto magpatay ng oras? Maraming oras. Ayan. So, ma'am, invite nyo sila na pumunta rito kung magagawi sila ng binyan. Ay, so, inaayahan po namin kayo na ma-experience ang binyan. Specifically, ang Casa Victoria. We operate by reservations para ho laging fresh yung aming inventory at saka on the spot ho kasi namin talaga piniprepare, niluluto yung mga in-order. So, we make sure the quality nung sinaserve namin. At saka, gusto ko ma-welcome yung dishes na kinalakihan namin dito sa bahay na to. Oo. Na tubong binyanense kung binyanense. Yes. Oo. Kasi particular ang lolo namin, yung lolo Sinto, yung may-ari ng bahay na pagkatanghalian na punan, laging terno yung ulam noon. Hindi nag-uulit yun. Dalawa ng dalawa. Dalawa in the lunch time, dalawa sa dinner time, never ulit. Tsaka laging pares. Ganun. So, kailangan yung lulutuin, eksakto lang. Walang matitira. Meron. Sobrang tipid daw noon, to give you a very short story. Yung mga pinagsawsawan na patis, opo. Iniipon niya yon. Kasi mamaya pwede pang panggisa yon. Oh. Not so, yung hygienic. I'm sure may serving naman yan. Eh, that's how matipid daw talaga ang Lolo Sinto. Oh. Yung tatay ng Victoria. Oh. O yung mga nanisnis na mga sinulid ng damit, ipunin niya yon. Kasi pag nagsulsi ka ng butas, yun ang gagamitin mo sinulid. Oh, talaga naman, ano. So, you have Facebook page? Yes naman, po. Ano? We put up recently a Facebook page. Noong una hesitant kami, no, kasi nga since dito kami nakatira, hindi naman siya yung public open for open public viewing na everybody can come in. We would like to show and welcome yung mga tao na gusto makapasok, makasilip. Hindi naman kami yung mga madamot, no? Hindi naman. Kaya lang para din paraan namin na filter yung mga taong pumapasok. By calling for safety purposes. Mas okay yun. Yes. Tsaka at least we make the visitors feel na talagang at home. Oo. Kahit maghapon kayo dito for so long as prepared naman kami, wala namang problema. Oh. So again, inaanyayahan po namin kayo makarating dito. Poblasyon Binyan Laguna, pakalapit sa plaza. Maraming ganap lagi dyan sa plaza and it's really, really nice. And walking distance lang, yes. Diba? Oo. And maraming salamat. Salamat. Salamat, Fern. Salamat. Thank you. So, sa tingin mo, okay yung forma mo? Ha? Sa tingin mo, okay yan? Yeah. So, anong feeling mo? Korean. Patingin? Ayan.
So hinihintay lang namin yung order namin na food and lalunch kami dito, and then mamaya pakita ko sa inyo kung ano yung mga food na in-order namin dito nga sa Casa Victoria. Until yung friend yun. Diba? So, anong salad dito? Talinum salad with... Talinum salad. Yes, it's Casa Victoria House salad. Casa Victoria House salad. Hindi, wala pa ang nasiserve niyan. Oh, wala pa? Oh, hindi kami. Nice. So, dito lang yan sa Casa Victoria. We have a choice of... Kasi ako, nagtatry ako maging pescetarian, vegetarian. Meron hirap. So, mahirap. Naisip ko to put fried crispy tawilis rather than nung una kasi whatever I have in the kitchen, yun ang pinagsasama-sama ko. Availability ng resources. Pork floss at saka fried capers. Pero masarap din yung yung tawilis for those who are conscious sa meat. Diba interesting ito? Halika, try na natin, Miss Black. Yes, have salad first. So, diba, Miss Black, masarap mag-try ng heirloom restaurant, no? I-reveal ko yung notes na I have for the talino. Ano? Kamyas. Parang kamyas. Mm-hmm. For me, ah. May pagkakamyas. May pagkakamyas nga siya. Oo. Diba? Yeah. Kawig. Refreshing. Mm-hmm. Oo. So, ito ay... sarili mong antok namang ni Chef Ray Chef. Diba? Sarap siya. Fresh. Alam mong fresh talaga siya. Saka yung flavor niya. Literal na pinita sa bakura. Oo. So, nag-order din kami ng sinigang na bangus sa bayabas, and syempre ang rice ay hindi mawawala, and nag-order din kami ng kanilang famous na lemon and herb pan-fried salmon fillet. After naming ubusin ang lahat ng pagkaing nakahain dito sa lamesa, syempre hindi namin pwedeng kalimutan ang dessert. So eto naman yung Nelusco cake. And talagang napakasarap ng cake na ito. Kaya try nyo to, mga kaijubero. Puntahan natin yung hagdan. Ayan, oh. So antik yung hagdanan nila, oh. Oo nga, sir, ano? Yung alternate colors of the steps. O, so, pa-alternate nga. Tapos, they are supposed to be ipil. Ipil po yung ano? Kaligay yung ipil. Yung kahoy. Ipil, yung. Oo. Baka yung puti, baka yakal yun. Oo. So, ito siya, nasasara nyo pa rin itong door na to. Hindi na. No, sir, ano? Nag-i-slide pa yan. Galing, no? Nag-i-slide siya, oh. Dito. Eh, so yung taas picture na lang tayo, ha. Hindi na tayo magbi-video. Wala, hindi na natin. Na kasi may artwork itong ceiling. Parang yung artwork ng Egypt. Oo, yes po, sir. Totoo. Ito parang pinaka-altar noon, sir, no? Oo. Bago ka bumaba. Oo. Or bago ka umakyat. Born again yung view. Magaling ako yung nasa. Opo. Oo. Ito isang warmth. Ganda na ito. Oo. Oy! Maganda pa to, sir? Wow! Grandfather clock. Di ba, sir? Earthquake. Tumitigil. Ah, ganun po. Kontra yung pendulum. Nga, gumagana pa yan, ha? Oh. Yung, diba? Ito, antik din. Ah, hello, antik. Ante. So, ito, lumang bathroom. Ayun. Para lumabas yung... Ang ganda na ito, sir, oh. So, dyan na talaga siya nung itinayo yung bahay, sir, no? Oh. Yung mga yan.
Ang pinakakulayan ko para lumabas yung artwork. Oo, para mapansin, no, sir? Ma-define. Oo, ma-define. So, ito ulit, original, no? So, parang ito yung pinakabanggirahan nila, wash basin. Di ba? Galing. Di ba? Pero siyempre dati, sir, wala pang gripo noon, no? Igib-igib lang sa balon. Tama ba? Hindi, no. Meron silang overhead tank. Ah, meron po. Okay. Meron silang overhead tank noon. May mechanical na balon. Oo. Ah, okay. Pero yung tubig galing sa balon po, no? Oo. Mamaya puntahan natin yung balon nila. Yung balon nyo, sir, hindi na siya gumagana, no? Buhay pa. Ah, buhay pa. Mamaya silipin natin. Oo, ito yung pababa. Oo. Ayun yung hagdang bato. Ayun yung balon. Ayun. Ano ba? Sabi sir, ang lawak ng property ninyo. Hanggang dun pa to sa dulo, di ba? Dulong-dulo pa. Yung parallel street. Oo. Alam mo, sinakura nga ng brother ng lupa. Oo nga. Tapos, it's worth mentioning, ito yung Mabolo. Ah, Mabolo. Ito ba yung Mabolo, sir? Pinag-uusapan nga namin kanina. Kala namin rubber tree. So, Mabolo pala siya. Nandiyan na siya. Ito yung bahay. This is old. The tree is older than the house. Oh, wow. Grabe, Mabolo pala ito. Ito, may bunga. You can shoot. So, ito yung pinakalikod ng Casa Victoria, no? Ayan, ito yung mga halaman ni Sir, oh. Tingnan natin. Ano, oh, diba? Ang ganda. Okay pala yung mga halaman ni Sir, oh. Oo. Okay pa? Oo. Foliage Anthurium. Ano po, Sir? Foliage Anthurium. Foliage Anthurium. Yan. Kaya lang yung mga color varieties, nabili na. Nabili na. Ah, may mga color varieties din. Di ba? So binibenta to ni sir lahat ito. O kung sino yung sa inyo ang ano. Epic, parang loto ito eh. Ah, ganun po. Jackpot. Kasi ang daming naging plantito, plantita sir, ano. Di ba? So tour lang tayo dito saglit, pakita sa atin yung mga halaman ni sir. So lahat itong mga halaman na makikita natin ay philodendron for sale. Foliage Anthurium, Aglaonema. Oo. Ito yung mga halaman ni sir na kung meron ka malaking backyard. Kasi tignan mo, lalaki oh. Hindi pwede siya sa mga maliliit na bahay. Pero meron maliliit naman oh. Ito, like ito. This one's I bought from Bangkok. Ito po sir. Ah, lahat ito. Bangkok pagaling. Oh, lahat ito. Yeah, ito yung hit ngayon niya, Foliage Anthuriums. Foliage Anthuriums. I have the flowering anthuriums, yung traditional red at saka white. Opo. Itong foliage, negligible yung flower. Oo. Itong flower. But yung foliage ang outstanding. They come in different shapes and colors. Oo. This one I bought for 5,000. Pero pag binibenta mo, sir, like for example, bibili ako isang eto, magkano to? Depende kasi sa variety tsaka sa size eh. Eto, sir, for example lang. Eto, I guess... 35 pesos lang? Hindi, I bought this for 3.5 nung maliit siya ng konti. Oo, so ngayon, binibenta mo to, sir? I bought it in last August. Oo, 31. August, may date pa talaga, sir, ha? Oo, kay Benji Rutherford. Oo. So how much ito, sir? I bought it at 3,500, smaller shell. By now, it should be at 5,000. Oh, grabe. So, itong parang, ito parang bangko ko. Oo. You invest a little, it should grow, and then it will appreciate in value. Oo, totoo po. Ito, binili ko, 5,000. Ito, bago ng dahon, malaki na. Nung binili ko, ganyan siya, ganyan. Oo nga, ang bilis niya mag-grow. So, it's like doubling your money. So, maraming bumibili. Itong tapos na yung pandemic, sir, marami pa rin naman bumibili. So, hindi nakagaya dati. Pero hindi ka mukha nung araw. Nung dot, oo.
episode. Alin yan, sir? Ah, yan naman. Oo. One. This one. Mamalian dati, mga 20,000 each yan. At talagang may bumibili nung time na yan, sir? Oo, agawan. Agawan pa. Ngayon, animals yan. Oo. Sir, ano na ang tawag dito? Variegated money tree. Variegated money tree. So parang pang ano yan, pang ano ng pera. Gusto mong pang-absorb, no? Invento lang pangalan mo. Oo. Swerte yan, swer. Pag binili mo sa kanya, siya siguro. Ito sir, ang ganda na ito. Anong halaman ito sir? Ano lang yan? Makaiba ito ah. Turtleback na ano, San Francisco. Turtleback daw, San Francisco. Ganda no? San Francisco. Yung ordinary San Francisco. Galing no? Ang galing sa Bangkok. Ang ganda. Nakapaganda lahat sa Bangkok. Pero sir, mga ano ito? Indoor or... Pulsan yun. Pulsan. Ito yung puno mo. Oo nga, hindi pa lumalaki yung ganito ko eh. Ganun pa rin. Ang bagal daw nito. Oo, mabagal daw. Ang pandemic, ganito kataas. Mga 35,000. Oo, talaga. Oo, mahal talaga ito eh. Ngayon, mahal. Ito yung mga tinatanim sa nakikita natin sa Glorieta or mga Ayala property. Ganda niya pag malaki. Glorieta, BGC, even dun sa Arca South. Puro mga ganito na yung tinanim nilang puno. Wala lang, naikwento ko lang. So maraming salamat kay Chef Rachel and of course kay Mr. Rizal, ang tatay ni Ma'am Rachel. And maraming salamat po sa pag-welcome nyo sa amin dito sa Casa Victoria. Ayan. So gawin natin to next time. Magano tayo kasi napansin ko dito sa area na ito maraming mga lumang bahay. Kasi the last time na yung unang punta natin dito sa Binyan, hindi natin masyadong na-explore yung mga lumang bahay. So, balik tayo. Comment kayo mga kaijabero. Ayan. Ayan.